Kayo ay nakatutok sa sineserye. Dito sa One Screen. Mot, balikan mo na lang bukas ang natitira mong sweldo. Lumayas ka na sa harap ko, Rosenda. Naka-duty pa po ako, Senyora Direktora. Pwes, tinatanggal na kita sa posisyon mo simula ngayon. Pero ang gusto ko lang naman ay... Hindi namin kailangan ng kasamahan dito na hindi marunong sumunod sa patakaran. Kailangan po silang turuan ng tamang asal para magkaroon sila ng disiplina. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi ikaw ang magdidesisyon kung paano sila didisiplinahin at parurusahan? Marami na ako narinig na reklamo sa'yo. Pero sa ginawa mong ito, sinuway ang lahat ng patakaran ng institusyong ito, sasampahan kita ng kasong abuse of authority. Bigyan niyo pa po ako ng isang pampagkakataon, Senyora. Kailangan ko po ng trabaho. Dapat ay inisip mo yan bago mo inubos ang pasensya ko. Hindi ko mapatatawad ang ginawa mo. Hindi ka na maaari magtrabaho sa kahit saang bilangguan sa nalalabing buhay mo. Magpapadala ko ng opisyal na sulat sa opisina at irerekomenda ko na tanggalin ka na sa serbisyo. Makaalis ka na, Rosenda. Patawarin niyo na ako. Kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa harap ko. Makikipag-divorce ang mama mo sa papa mo. At pakakasalan niya ako. Totoo kaya to? Ayoko na maghiwalay ang mga magulang ko. Lalo na ngayon at lalaya na ang mama ko. Baka malaman to ni tita. Diyos ko, pagalingin niyo na po ako. At huwag niyo pong hayaang tumagal pa ako dito kasama si Veronica. Gusto ko na pong bumalik sa Mexico kasama ng mga magulang ko, ng lolo't lola ko, at ng kapatid ko. Aldo. Aldo. Pinagsisisihan na kaya niyang pagiging duwag. Diyos ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko kaya. Tuloy ka, attorney. Pumasok ka. Magandang umaga, Murillo. Mauna na po ako sa inyo, attorney. Mag-iingat ka. Magandang umaga, attorney. Kanina pa kita hinihintay. Kabibigay lang nila sa akin ito. Ito ang order ni Judge. Bukas ay lalaya na si Maria Hernandez. Magandang umaga, Antukin. Pumunta ba ako dito mag-isa o hinahanap mo ako? Pumunta ka mag-isa? At niyaya mo akong pakasal? Huwag mo sabihin sa akin, ha. Sinabi ko yan sa'yo. Ah, hindi ka naniniwala? Hindi ko matandaan. Gusto mo akong pakasalan para makapaghiganti kay Maria ng taga-Barrio? Gusto mong maghiganti dahil ang demonita mong asawa ay may planong pakasalan si Gonzalo Dorantes. Pagkatapos ng divorce ninyo. Naaalala mo na ba? Hindi masamang ideya. Nasaktan siya sa pinakamasakit na paraan. Malapit na po ba, Attorney Dorantes? Ah, bukas na? Ay, ang pamilya ko! Dahil lahat ng tao dito sa bahay nito ay parang pamilya ko na. Isisigaw ko ito ng buong galaw pag sinabi ko sa kanila. Maraming salamat sa binigay niyong impormasyon at nandito lang po ako kung may iba pa kayong kailangan kahit ano. Magandang araw. May balita po ako! Si Mariang taga-Barrio ay lalabas na sa kulungang bukas. Tumawag ba si Atty. Dorantes para sabihin sa'yo? Opo, senyor. Sinabi ba sa'yo kung anong oras, Carlota? Alas 10. Makakalabas na daw siya. Dapat naroon tayo ng alas 10 para sunduin siya. Siyempre naman, Victoria. Maaari po ba akong sumama? Pakiusap. Pwede naman, Carlota. Ay, nako. Matapos mong pandirihan si Maria, siguro naman inapatawad mo na siya, Carlota. Binigyan ako ni Senyora Mariang taga-Barrio ng isang bagay na wala pang nagbibigay sa akin. Ang pagkakaibigan. Ah.
Magandang umaga. Kumusta? Ah, magandang umaga sa'yo. Ang opisyal na sulat, Senyora Chavez. Heto lang ba? Maraming salamat, Venus Chan. Hanggang sa Lunes, Senyora. Hanggang sa Lunes. Ingat. Amada, papuntahin mo agad dito si Maria Hernandez. Opo, Senyora. Dumating na ba si Papa Roberta? Wala pa siya nandito. Hindi pa siya dumarating buong umaga at hindi pa rin tumatawag. Kailangan ko nang bumalik sa eskwela. Pakisabi na lang sa kanya na kailangan ko siya makausap. Salamat. Bakit po, Senyora? Alam mo ba kung ano ito? Hindi po, Senyora. Ito ang iyong release order. Ibinabalik na sa iyo ng korte ang kalayaan mo dahil wala silang sapat na ebidensya. Bukas alas 10 ng umaga, magiging malaya ka na. Ay, kawawa ka naman. Sigurado ka bang okay ka lang, Gracia? Ay, oo naman, Maria. Sigurado ako. Pero bakit ang saya-saya mo ngayon? Kasi alam mo ba, bukas? Bukas makakalaya na rin ako. Ah, talaga? Oh. Anak ng ba, napakaswerte mo naman talaga, oh. Mukhang hindi na makakabawi si Penelope. Nang gagalaiti pa naman yun sa inyo. Kaya daw siya pinadala at kinulong dun sa Bartolina. Dahil sa inyong dalawa ni Gracia. Hindi namin yun kasalanan. Dahil yun sa sarili niyang mga desisyon. Pero syempre, malas niya kasi nahuli siya. Pero hindi. Sana lang maintindihan niyo na hindi ako masaya at nakakulong si Penelope sa Bartolina. Hindi magandang lugar na yun. Nakakatakot. At para mapatunayan ko sa inyo, susubukan ko siyang tulungang makalabas. Gusto raw kayong kausapin ni Maria Hernandez, Senyora Direktora. Salamat. Ano yon, Maria? Kasi po, nandito po ako para magmakaawang ilabas niyo na si Penelope sa Bartolina. Patawarin mo ako at ngayon lang ako dumating. Hindi ko nakausap si Roberta buong araw at hindi ko alam na narito ka. Sabi mo, gusto mo akong kausapin? Opo, Papa. Totoo ba na magdidiborsyo kayo ni Mama at magpapakasal sila ni Attorney Durantes? Patawarin niyo na siya, Senyora. Wala naman na sa akin kung ano man ang ginawa ni Penelope. Ako na biktima sa lahat ng ito. Pinapatawad ko na siya, Senyora. O sige, Maria. Ayokong mawala ang kasiyahang nadarama mo dahil sa nalalapit mong paglaya. Sumama ka sa akin. Buksan niyo ang pinto. Sodom! Sodom! Nandito ako para bawasan ang parusa mo, Penelope. Pinakiusapan ako ni Maria Hernandez. Halika na. Halika na, lumabas ka na rito. May sunog! Fire alarm yun! May sumabog! Bilisan nyo! May sunog! Sunog! Amada! Ano na susunog ang buong bilang ko, Senyora Warden? Namamatay pa tayo! Hindi pwede yun! Kapag nagpakasal sa kanya si Mama, ayoko nang makita siya kahit kailan. Nandito. At kahit kayo pag hindi nyo inatras ang diborsyo, ayoko na rin kayong makita. Ayoko mamatay! Ayoko masunog sa impyerno nito! Ayoko! Ayoko! Tulungan niyo ako! Pabalik ka, Penelope! Ayoko mamatay ka! Pakiusap! Mamatay ka na! Maaga akong pupunta sa bilangguan para masundo ko si Maria.
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na makakalaya na siya. Kailangan maging masaya ang paglabas niya, yung maaalala niya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi ko alam na may tunay pala akong ama at ina. At ngayong alam ko na, gusto naman makipag-diborsyo ng mama ko at magpakasal sa ibang lalaki. Hindi ko hayaan yun! Si Maria na taga-Barrio? Ha? Si Maria na taga-Barrio? Nasunog sa kulungan? Ay! Ma, I'm sorry. Kaya, kayo ni Isan.